mga bata. Meron na naman akong bagong kwento. Ang pamagat ay ang manok na may gintong itlog. Ang manok na may gintong itlog. Nagsimula nang pumatak ang ulan. Panay ang takbo ng inahin. Basa na siya at giniginaw. Nang makakita ng isang malaking bato, ay suminom ang inahin. Dito niya hinintay, tumila ang ulan. Isang grupo ng mga bibe ang dumaan. Nakita nila ang inahin. Naawa sila rito. Sumama ka sa amin, yaya ng mga bibe sa inahin. Ilang sandali pa ay naglalakad na sila patungo sa bukid ni Ben. Naawa si Ben nang makita ang inahin. Agad niya itong nilinis at binigyan ng sariling pugad. Pinantayang mabuti ni Ben ang inahin. Pinakain niya ito ng mga butil at binigyan ng bitamina para agad lumakas. Ang magsasakang si Ben ay kontento sa buhay sa bukid. Ambisyosa naman ang asawa niya. Ang gusto nito ay yumaman. Magaan ang loob ni Ben sa bagong alaga. Ang pakiramdam kasi niya ay kakaiba ang inahing manok. Tunay na kakaiba ang inahin. Isang araw ay nangitlog ito. Ginto! Ginto ng itlog! Nya! Sambit ni Ben. Ha ha ha! Tuwang-tuwa ang asawa ni Ben. Sa wakas ay yayaman na tayo! Ang bulalas ng babae. Itinago nila ang gintong itlog. Inalagaan din nilang mabuti ang inahin. Biyakan mo ang tiyan niya at kunin ang lahat ng ginto doon. Utos ng asawa kay Ben. Gusto kong yumaman agad. Pag hindi mo ginawa, ako ang gagawa. Sabi pa ng babae. Narinig ng inahin ang pagtatalo ng dalawa. Dalong pusa. Kinabukasan ay nawala ang inahin. Kung saan saan naghanap si Ben. Pero hindi niya ito nakita. Isang sorpresa naman ang naghihintay sa asawa ni Ben. Paano ay naging ordinaryo ang mga gintong itlog ng inahin? Narito ang inahin. Muli ay naghanap ng mabuting tao na maaaring bigyan ng pagkakataong yumaman. O mga bata, alam niyo ba ang aral na napulot niyo sa kwento? Dapat nating tandaan, lagi tayong magpapasalamat sa biyaya ng Diyos. Salamat sa pakikinig mga bata!